Nandito na naman po ulit tayo ngayon sa YouTube channel ko, Cybel Little Love. At pag-uusapan na naman natin ang isang topic na talaga namang makaka-relate ang karamihan sa atin or ang lahat ng nanonood sa akin. So hello ulit mga momshies, mga tito at mga tita na palagi nanonood ng vlog ko. We're here on vlog number 4. Okay, so kagaya ng dati, before I start on the topic discussion, don't forget to subscribe, like, and share my videos. Tutal, nandito ka na rin naman. Huwag mo na pong kalimutan yan. Share some of your time or spare some of your time with me by clicking the bell button for notifications and also don't forget to comment down below for any suggestions na mga topic or if you have any questions na gusto niyo ng advice from me and also if you have any challenge. Yes, I'm accepting challenges now kasi it's time for me to level up again the vlogs that I've been doing. So yeah, comment down below and also don't forget to follow Hugot Snap on Facebook and Instagram at Hugot Snap. Okay, thank you. Okay, so for vlog number 4, ang topic natin ay paano ba maging hindi paasa? Okay, ulitin natin. Paano hindi maging paasa? Okay, so sa lahat ng mga paasa dyan, yes, kayo mga paasa, kayo mga wala kayong magawa sa mga buhay nyo, eh, manood kayo, okay? Para hindi naman kayo habang buhay na ganyan. At para may matutunan or para may matutunan naman kayo sa buhay, di ba? So, manood kayo until the end of this video. Video. Okay, so here we are on our fourth vlog. Paano nga ba hindi maging paasa? Tip number 5. Kung hindi ka seryoso, huwag munang pumasok sa isang relasyon. Okay, ulitin natin. Kung hindi seryoso, huwag. Huwag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag muna. Okay? Kung alin man dun sa mga salitang yun ang hindi nyo naiintindihan, pues, kasalanan nyo na yan. Huwag muna pumasok sa isang relasyon. Okay, guys, kung alam nyo naman sa sarili nyo na you're not really capable of sustaining a relationship or maintaining a relationship, lalo na yung emotional aspect ng isang relasyon, eh, huwag na muna tayong pumasok sa ganong klase ng relasyon, lalo na yung mga romantic relationships. Kasi, hindi mo alam kung ano yung effect na nagagawa mo sa isang tao eh kapag pinapaasa mo sila. Masakit yon, na masakit yon, okay? So, please lang, kung hindi natin kayang pantayan, okay, ang pagmamahal ng isang tao, kung hindi natin kayang pantayan ang effort ng isang tao, ang oras na binibigay sa atin, ang commitment and everything, please lang, wag na, okay? Kasi papaasahin lang natin yung tao eh. Pinapaasa lang natin yung tao sa wala. So kayo, kahit ayaw nyo namang maging paasa or kahit ayaw nyo makasakit ng tao, wala eh. Ganun na nangyayari. Nagiging paasa kayo eh. Kasi hindi pa man seryoso or hindi pa man kayang magseryoso, eh pumapasok lang sa isang relationship. So, no. Tip number 4. Avoid being selfish. Okay? Kahit sa ang larangan ng ating buhay, pangit talaga kung ang attitude natin or ang isang characteristics na ipapakita natin ay ang pagiging selfish. So, paano nga ba nagiging paasa ang isang taong selfish? For example, alam niya na ang isang tao ay may gusto sa kanya. Okay, so, dahil alam niya na may gusto sa kanya yung isang tao, ang ginagawa niya, pinapantayan niya or hindi man napapantayan, at some point, hindi talaga napapantayan, ano, minsan lang napapantayan yung emotions and yung efforts na binibigay sa kanya ng tao may gusto sa kanya, ginagawa niya lang yon or pinapantayan niya lang yon, not for the reason kasi na gusto niyang gawin yon, but for the reason na kasi gusto niya yung ginagawa sa kanya nung taong yon. Diba? Kasi kung hindi niya papantayan, mawawala yun eh. Magsasawa or mapapagod yung taong gumagawa sa kanya nun. So, alam niya na at some point, kailangan niya magbigay. But, he or she gives something not because he wants to give that.
kind of feeling or that emotion to that person, but because gusto niya na ma-sustain yung effort na binibigay sa kanya ng isang tao, di ba? For example, kung gusto ka ng isang tao, tama ba na mag-demand ka ng oras, ng panahon, ng attention? No, kasi hindi mo rin naman kayang ibigay yung pabalik sa kanya. Don't be selfish na gusto mo ikaw lang, di ba? Na ikaw lang Don't be selfish, so don't be paasa. Sa akin, wala talagang magandang maidudulot yun. Tip number 3. Be honest, okay? Be honest with your feelings. Kung alam nyo naman na nafo-fall na sa inyo yung kaibigan nyo o yung isang tao, kahit hindi nyo pa siya kaibigan, be honest with your feelings. Kung talagang friends lang yung nararamdaman nyo para sa kanila, sabihin nyo agad. Agad. Huwag nyo nang antayin dumating yung point na talagang mahulog na siya sa'yo. Okay? Bago nyo pasabihin sa kanya at bago nyo papasabugin yung bomba na boom, hindi kita gusto. Girl, mabait lang ako. Parang gano'n, di ba? Or be honest na kung talagang willing ka na alam mo yun, bigyan siya ng chance. At sabihin mo, if you will be honest with your own feelings, di ba? Kung talagang honest ka at sinabi mo sa kanila na sorry, hindi kita gusto, pero willing akong bigyan ka ng chance, why not? At least you were honest and you gave them a chance. If it doesn't work, kung hindi man mag-work yung pag-i-effort or panliligaw niya sa'yo, and then sorry, at least you told that person na hindi talaga kita gusto, pero at least I've given you a chance, diba? So, be honest and draw the line between the two of you, okay? Tip number 2. Avoid being too kind and too caring. Ang dami nang nasirang buhay dahil to. Okay, so kung mapapansin nyo, sinabi ko yung too kind and too caring. Sobrang mabait at sobrang mag-care. Okay, avoid doing that. Hindi ko naman sinabi na don't be kind and don't care. Okay, but avoid being too much. Kasi alam naman natin na too much of everything or of anything is bad. Okay, so yan talaga yung madaling maka-fall. Diba? Yung too much caring and too much kindness na pinapakita sa atin ng isang tao. Okay? Minsan, sinasabi nila na I'm just being kind, I'm just being nice. But hey, you know for a fact that you're being too kind and too nice for just a friend. Okay? May limitasyon kasi ang pagiging isang kaibigan at ang pag-show ng kindness and care ng isang kaibigan. May limitasyon yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong maging kind and care sa mga friends mo. Sometimes you need to be balakura din with your friends, okay? And if you're really a friend of that person, at kung alam mo na nagugustuhan ka niya, but you do not like him or her as what she or he feels towards you, kung di man panta yung pagtingin nyo sa isa't isa, kung talagang kaibigan ka, girl, lalayo ka na. Or, sasabihin mo sa kanya na, in a good way na, hey, this is all I can give, this is all I can offer to you. Diba? And just stop being too kind. Diba? Huwag tayong magmaang-maangan, nakakainis eh. Yung iba kasi nagmamaang-maangan na parang walang alam na, ay, hindi ko naman alam na, ano, na ganyan lang pala, na gusto na pala niya ako. Ano, syunga ka, nakakainis ka. Okay, and for the last tip, kung paano ba hindi maging paasa, is be a responsible malandi. Okay? Ikaw, lalo ka na. Yes, you. Nako, talaga naman. Kasi alam nyo, yung mga paasa na yan, sila yung usual na malalandi. Malalandi. Malandi ka. Yes, you. Sila yung mga usual na mga F-boys, diba? Sila yan. And mga F-girls. Sila yung mga parating available. Okay? Always available. 24/7. So, let's all be responsible malalandi. Responsible malalandi. Okay? Hindi ko naman sinabi na huwag kayo lumandi. Choice nyo naman yan, diba? I mean, hindi ko kayo dinidiktahan. But, be responsible enough. Kung lumandi ka at alam mo na nahulog na sa'yo yung nilandi mo, panindigan mo naman, girl, di ba? Hindi lahat ng pinahindigan, bata lang. Yung iba, pati feelings, panindigan naman natin. Huwag naman tayong napaka, ang jerk naman natin kung gano'n, di ba? Kung nilandi na natin, nilaro na natin ang feelings niya, iligpit naman natin yung feelings niya, di ba? Itago naman natin. Why be paasa if you can be a responsible lover? Di
diba? And then, kung na-fall na sa'yo, at kung nagkakaunawaan naman na rin kayo, bakit hindi niyo maseryosohin? Try, diba? Take the chance with that person. And if it works, well, good. If it doesn't work, well, it's also good. At least you tried. Hindi ka nagpaasa. Protektahan nila yung sarili na sila mismo lumayo dun sa tukso. Okay, so that's it. 5 tips para hindi ka maging paasa sa mga tao sa paligid mo or sa mga kaibigan mo. Okay? So sana makatulong yan sa inyo, mga momshies, at sana mabawasan natin ang mga paasa sa mundo. Sana makatulong ako dyan. Sana makatulong ako. Before I end this video as well, gusto ko lang mag-shout out. Pasensya na kay Kuya Algen, kay Kuya Hobart, kay Kuya Kino, kay Beshi, kay Rhea, and also, sino pa ba? Kay Kuya RR from Gloria. Yan. Sino pa ba? May mga nakalimutan ako. I'm sorry, I forgot. But I'll try to shout out everyone on my next videos. Mag-jot down na ako ng mga names. I forgot to write all your names. And also, abangan nyo rin pala yung next video ko. That would be a mukbang, but with a twist. Okay? Tatry natin lagyan nyo na with a twist. Mukbang with a twist. So, I hope you guys watch out for that video. And sana masarap yung pagkain na kainin ko sa araw na yon. And I'm trying to figure out kung paano pa ako makakakita ng seafood boils. Kasi gusto ko yun yung first mukbang ko, seafood. Okay, so I'll try to find, kung nandito pa ako sa Mindoro, I'll try to find a seafood boil. A restaurant na makakapag-provide sa akin ng seafood boil. And I think I have one already in my mind. So I'll be busy working on that mukbang with a twist. So I hope you guys watch out for that video. Okay. So before tayo mag-end ng video, I hope you guys enjoyed this video, my vlog. And also, don't forget to subscribe, like, comment down below, and also the notification button, the bell button. Hit that one for any updates on my videos. And also, don't forget to follow us on Facebook and on Instagram at Hugot Snap. You can also message me on my personal accounts, Cybel Limbo, Sybel. You can search that. And also, you can ask for any advice if I have time. Magre-reply po ako. Ay, nagre-reply naman ako sa iba. That's it. That's it for my vlog for today. And I hope you guys enjoyed it. Have a happy life. And